Son on Mount Vista, martir na dakila sa pagpatipinahayag niya mabuting balita. Magsisi Israel ang sala'y itakwil. Si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ika-29 ng Agosto ay ang ating maringal na pagunita sa papakasakit ni San Juan Bautista, tagapagbinyag at martir at ating patron. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intention para sa araw ngayon. Ang inyong mga intention kayo nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intention na nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag natin ang ating intention para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, atin pong gunitain ngayon, una ang mga propita. Gaya ni propita Jeremias na siya ay sinusubok, ngunit sinasabi ng Panginoon na para siyang matibay na muo. Sa ating ebanghelyo ni San Marcos, si San Juan Bautista ay pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pagsasaksi ng katotohanan laban sa mga namumuno na nagpapakalat ng mga salot sa lipunan. Tayo bilang mga martir at mga propita sa modernong panahon ay kailangan ding handang magsaksi, buhay man ay alay, para sa katotohanan at para sa ating pananalig sa ating Panginoon. Ngunit sa mga sandali na tayo ay nanghihina at nagkukulang ng ating pananalig sa Diyos, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinanulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan
panamin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bukong Nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunuklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitan. Pasan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kanyang pagpakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin awang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral. Sa ngitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simbahan naway pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno,
ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga maog. Sintatag ng haliging paggakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daigdig ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang, kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapong kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakanting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Filipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kahit si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan, hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya pinagsanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat
labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kahit sinabi ni ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dalaling nagbalik ang dalaga sa kinaruuna ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay niyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inalagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon ay araw ng pasyon o pagpakasakit ng ating patron na si San Juan Bautista o San Juan Tagabinyag. Gaya ng ibang propita, ang sinapit ni San Juan Bautista ay sasapitin din ng ating Pong Hesus Nazareno. Kaya siya nga ang una at nagkaroon ng daan upang kanyang mabigyang pangunahin na alay ang buhay para sa katotohanan. Ang mga propita ay nagsasaksi sa katotohanan at sa Diyos. Ngunit ayaw ng mga namumuno at ng nasa kapangyarihan na malalaman ang katotohanan. Ang propita ay tinatawag sa Hebreo na Nabi. Kapag marami, Nabiim. Kaya ang tradisyon ng mga propita ay tinatawag na Nabiim. At mayroong iba't ibang klaseng Nabi o propita. Sa Latin naman, ito ay tinatawag na propita at sa Koine Grego, propetis. Ang unang klase ay ang tinatawag na mga tunay na propita. At ang mga tunay na propita, mayroon ding iba't ibang klase. Ang unang klase po ng tunay na propita ay ang propita na mula sa laylayan o tinatawag na peripheral prophets. Gaya halimbawa ni propita Elias. Mayroon ding tunay na propita, ngunit sila ay nasa templo o nasa kaharian. Tinatawag sila na courtesan prophets. Ito yung mga propita na naglilingkod sa templo o kaya naglilingkod sa korte ng isang hari. Gaya ni propita Daniel, siya ay courtesan na prophet. May mga tunay rin na propita
na hindi sila courtesan, hindi rin sila peripheral o propita sa laylayan. Sila ay basta't hinimok na lang ng Panginoon upang magtuturo ng katotohanan. Ito yung mga propita gaya ni Amos, Hosea at iba pa. Mayroon ring tinatawag na huwad na propita. Ito yung mga propita na ginagamit nila ang pangalan ng Diyos, pero sila ay huwad sapagkat hindi totoo ang kanilang sinasabi. Sila ay laging nagpapatuloy sa tinatawag na istruktura ng mga makapangyarihan. Itong yung una na tinatawag na propita na may nasa buhay ubuhay at nag-aalay ng buhay ng iba, ang iba ay namamatay sa ordinaryo na kamatayan. Mayroon ding tinatawag na tradisyon ng mga propita, Nebi'im. At itong Nebi'im ay mayroon pong dalawang grupo. Ang unang grupo, yung may malaking libro. Ito yung kagaya, halimbawa, nila ni Jeremias, Isaias, Daniel at iba pa na tinatawag na propita mayor o major prophets. At ang mga propita minor, ito yung mga maliliit na mga propita gaya ni Amos, Hosea, Micah at iba pa. Kung ating tingnan, ang mga grupo ng propita ay tinawag ng Diyos. Pero ang pagkapropita hindi lang sa itong mga tao na nasabi ko. Ang pagkapropita ay para po sa ating lahat na nabinyagan. Sapagkat pagkatanggap natin ang binyag, isa sa tinatanggap natin ay ang pagkapropita. Ibig sabihin ang pagkapropita, i-anunsyo mo ang mensahe ng Diyos at i-denunsyo o kaya sabihin ay isasabihin mo sa mga tao ang katotohanan na yung mga nagkakamali, yung mga gumagawa ng kabuktutan, yung mga purakot at iba pa, ay dapat sasabihin mo sa kanila na sila ay isinumpa ng Diyos. Ngayon, sa modernong panahon, may mga propita din tayo. Pero ang mga propita, lagi na lang basta't nawala na o kaya napatahimik na dahil napakalakas ang mga nasa kapangyarihan at marami silang nagsusuporta at ang pagsusuporta sa kanila mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa ng mga mahirap na hindi natin maintindihan, bakit kaya magpahanggang ngayon pati ba ang mayoridad ng mga mahihirap at mga dukha ay nagsusuporta sa mga huwad na nagbibigay ng kung ano-anong mga kamalian, uli kaya sa mga kapangyarihan na nagpapahirap sa bayan. Dahil siguro sa ating kapanahonan, tayo ay nalinlang ng ating moderno na mga gadgets. Na kung saan ito mga moderno na mga gadgets ay mga bagong apps at ang bagong apps nito na ginagamit ang AI o Artificial Intelligence ay nagbibigay ng mga laro, nagbibigay ng kung ano ang mga ginagawa, halimbawa na palitan yung mukha mo, palitan ng ganyan, gagawa ng mga kung anong mga kabastusan o dili kaya mga basura na nagustuhan naman ng karamihan at pinupos ng pinupos, nakalimutan na nila na ang bawat isa sa atin na nabinyagan ay mga propita din na dapat magpapahayag sa mensahe ng Diyos, magsasaksi sa katotohanan at katarungan at mabubuhay na ito yung buhay na dapat isa buhay ng isang propita. Nakalimutan natin ang binyag. Ang binyag ni San Juan Bautista ay binyag sa pagbabago pero natanggap niya ang tunay na binyag. Ngayong pinugutan siya ng ulo. Pinugutan siya ng ulo sapagkat nagsasabi siya ng katotohanan at ang nasa kapangyarihan o na si Herodes ayaw niya ang katotohanan. Natakos siya ng kunti pero ginawang dahilan ang maaliw na pagsayaw ni Salome na anak ni Herodias upang
mapugutan si Juan Bautista. At noon, may mga pinggan dahil isang malaking bangkiti. May mga pinggan na dala-dala yung tinatawag nating mga ulam, mga pagkain. At pag lahat ng mga tao ay may dala ng mga pinggan, ng mga tauhan ni Herodes. At ang tauhan na nagpugot sa ulo ni Juan Bautista, nagdala din ng pinggan. Pinggan ng karumaldumal na ginagawa ng mga nasa kapangyarihang ayaw ng katotohanan. Pinggan ng ulo ng isang propita. Pinggan ng kalaban sa buhay na magpahangga ngayon. Kuminsan na ulit-ulit itong paggawa ng mga karahasan sa mga nagtuturo at nagsasabi ng katotohanan. Dili kaya tayo rin ay naging duwag at hindi natin naipayag ang pagkapropita kaya nanatili sa kapangyarihan ang mga taong nagsasamantala upang lalo tayong mabusabos sa ating buhay. Dili kaya na hinayaan natin ang kapangyarihan ng karimlan at dahil dito, laging nagtagumpay ang mga masama at laging nagtagumpay ang mga gumagawa ng mga kabuktutan. Hindi kaya tayo nagiging kakunsabo din sa mga kalaban ng mga propita, sa kalaban ng ating Pungisos Nazareno, kahit sabihin natin, dibuto tayo ng ating Pungisos Nazareno. Pero sa totoo, tayo ay nagpapatuloy sa sistemang mali at sa mga istruktura na nagpapatuloy ng mga kamalian. Tayo ay dapat magtanong dito, kanino ba tayo? Para ba tayo sa Diyos? Kahit tayo maging propita at magsabi ng totoo? O tayo ay nagpapatuloy sa mga mali, kabuktutan at kamalian sa kasulukuyang panahon? Tayo ba ay mga saksi para sa ating Panginoon? O tayo ay nananahimik lang sapagkat ayaw natin na magkagulo ang ating sariling buhay pero karamihan sa atin magbiktima naman dahil sa kabuktutan ng sambayanan? Nasa atin ang pagpasya. Kung tayo nagpasya para sa Diyos, handa tayong mag-alay ng buhay. Ngunit, kung tayo ay tumitingin lang ating sarili, alamin natin ang siyang gustong magbigay ng depensa sa kanyang buhay ay hindi magkakamit ng buhay na mananggan. Ngunit siya na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating Panginoon ay magkakamit nito. Kailangan natin ang propita sa modernong panahon. Kailangan natin ang pagsasaksi sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, magsasaksi ka para sa Diyos. Magsasaksi tayo para sa Diyos. Tayo ang mga propita sa ating panibagong panahon. Naway ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, marami ang nagpatutuo sa kanilang panampalataya sa pamagitan ng kanilang buhay dahil sa pagkabatid natin na ang ating misyon sa mundo ay maging mga propita, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bokasyon at atin pong sasambitin. Sumasa amin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumasa amin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang simbahan naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang takot o kompromiso. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan
naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawin ng sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Mialay nawa namin ang aming buhay sa paglingkod sa iyo sa pamagitan ng aming pangangaral at buhay. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kung tinak ay atala na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkalob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilan at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay, marapat ni kayo aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Hindakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangal at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propitay, siya lang ang naghahayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kahit kaisang manghelsis siya awit ng papuri sa mong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng mga hukbo na puno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, lang na paririto
sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa pagitasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang ng kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iresulat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng banal na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pamamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y narawan ni Kristo ang ating mabubuhay ting pastol, at kanyang inialay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan nang minamahal niyang kapwa. Sa paglapit ng panganib, matakas ang upahan, ngunit ang tunay na pastol mananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng buting Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang kawan ay maligtas. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ng pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan, ipagalob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong
pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno ngayong kapistahan ng pasyon o pagkakasakit ni San Juan Bautista, patron ng ating parokya. Salamat sa lahat ng mga narito. Salamat sa lahat ng mga naugnay sa ibang social media platform. Salamat din sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church o makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. At palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magbigay sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at nag-umapaw. Ang propita ay panawagan para sa lahat. Nung tayo nabinyagan, tayo ay nabinyagan bilang namumuno, bilang paring pangkalahatan, at bilang propita. Naway, ipagsaksi natin ang katotohanan bilang propita. Ngayon po ang pulsabas. Mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay ni paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniagbas niya ang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kahingan ng kanan, nagsusumamo sa'yo, makamtanaw nilang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyento na may maalala ang pangakon sa binyag, na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inihinto namin para ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di mulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.